Mang Babarang sa Kwebang Walang Hangin, Kanole Horror Story. Ang batang si Jordan ay nagtatatakbo pabalik sa kubo ng kanilang lola dahil ang lola niya ay nakita niya sa malayo na sinasampal ng isang magandang babae. Sinabi na nga sa inyo, umalis na kayo rito. Nabili na namin ang lupang to. Binigyan na namin kayo ng isang taon para makapagbalot-balot. Tapos ayaw nyo pa rin umalis? Sandali lang po. Ano pong nangyayari dito? At ikaw naman bata, hindi ba nabanggit sa'yo ng lola mo na kailangan nyo nang umalis dito? Madam, sabihin na po nating lupa nyo ito. Pero huwag nyo naman sanang sasaktan ng lola ko. Lola, ayos lang po ba kayo? Maayos lang ako, apo. Ito ang tandaan nyo. Magdidemanda kami laban sa inyo. Sige, magdemanda kayo. Tignan ko lang kung hanggang saan aabot ang demanda nyo. Tama na yan, mama. Tama na ang pananakit. Lumayas na kasi kayo rito, Jordan. At isama mo na si Lola Penta mo. Oho, senyor. Aalis po kami. Ngayon din. Kawawa ang inabot ng matandang Penta dahil sinaktan ito ng isang babaeng maganda. Nagpalaboy-laboy ang maglola. Wala namang gustong tumanggap sa kanila dahil una sa lahat ay wala namang magiging pakinabang sa kanila. At hindi lang yun, natatakot ang ibang mga tao na tanggapin sila dahil ang matandang Penta ay kilalang isang mangbabarang. Nang dahil sa may mga matinding sugat sa mukha at sa katawan ang lola ni Jordan, dinala niya ito ng ospital pero walang tumatanggap sa kanila dahil nga wala itong pera. Jordan, apo, hindi na ako magtatagal. Dalhin mo ako sa kuweba. Ano po, kuweba? Sige na, apo. Hindi, lola. Kung ano man mangyari sa inyo, bahala na. Walang nagawa si Jordan. Yon ang gusto ng kanyang lola. Dalhin siya sa kuweba. At ang kuwebang yon, alam ni Jordan na kapag nakababa karon ng pantay tao ay wala ng hangin. Nilibing ni Jordan ang kanyang lola dahil namatay ito habang bitbit niya nang papunta na sila sa kuweba. Labis ang iyak ni Jordan at pinangako niya sa kanyang sarili na balang araw babawiin niya ang lupang kanyang kinalakihan. Iniwan niya ang lola niya roon. Nagtiis siya ng ilang minuto na hindi humihinga. Yun lang ang naging wika ni Jordan nang ibaba niya roon ang kanyang lola. Makalipas ang ilang mga taon, si Jordan ay napasama sa mga kabataang sabihin na nating hindi maganda ang impluwensya. At kung titignan mo si Jordan kumpara sa kanyang mga kaibigan, malaki ang pagkakaiba. Dahil ang batang yon ay merong tinatagong karisma at maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Ganun pa man, hindi pinapansin ni Jordan ang mga babaeng yon dahil nga galit siya sa mga babae. Fast forward, 20 anyos na si Jordan. Nung mga panahon na yon ay nagtatrabaho siya sa hollow blocksan. Naggagawa sila ng hollow blocks tapos nagdi-deliver sa mga umuorder. Bago lang si Jordan doon at yung amo niyang babae ay palaging nakatitig sa kanya na animoy merong gustong sabihin, lalong-lalo na kapag nakahubad si Jordan. Jordan, sandali. Madam, ano po yun? Sandali lang. Nasaan ang sir mo?
Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? Di ba nandito lang yung kanina? Hindi mo ba napansin kung saan pumunta? Hindi po madam eh, bakit po? Ay nako, meron pa naman akong ipag-uutos. Pero hindi bali na. Ah, madam, baka po kaya kong gawin yan, ano po ba yun? Ah, sige, halika, pumasok ka sa loob. Pinapasok si Jordan at sumunod naman siya. Ang buong akala niya, meron talagang iuutos. Pero ang totoo nun, malaki pala ang pagkakagusto ng babaeng yon kay Jordan. Mama, ano po ito? Huwag ka nang pumalag. Hindi na ako nabibigyan ng kaligayahan ng ser mo. Porki matanda na ako? 50 pa lang naman ako ah. Magkakaanak pa tayo, Jordan. Mama, teka po sandali. Wag ho, nakikiliti po ako, mama. Wag naman po, magkakasala po ako kay sir. Sabihin mo nga sa akin, Jordan, ha? Pangit na ba ako? Maayos naman ako ah. Araw-araw ko nagpapabango, tapos hindi niya ako napapansin. Mama, kung meron po kayong problema, wag mo pong ibuhos sa akin. Madam naman, wag po. Takot po ako sa babae. Nang mabanggit yon ni Jordan sa kanyang madam, sinampal siya nito ng dalawang ulit at sinabing, bakla ka naman pala eh. Hindi po. Hindi po ako bakla. Ganun paman, hindi napilit ni madam si Jordan nang dahil doon, tinanggal siya sa trabaho. Nagpalaboy-laboy na naman si Jordan hanggang sa umuwi siya sa bahay ng isa niyang kaibigan na merong hindi magandang impluwensya sa kanyang pagkatao. Ay, parang Jordan, kamusta naman ang trabaho natin? Ba, talagang nababanat yung katawan natin kabubuhat ng hollow blocks at simento ah. Ko naman pare, puro kabiro. Kamusta ba? Teka. Malungkot ang kaibigan ko ah. Alam ko na kailangan mo. Anak! Ilabas mo na. Dapat nga kanina pa eh. Pare, tama ba yun? Tumanggi lang naman ako eh. Ba't tinanggal ako sa trabaho? Alin ba pare? Yung pinagtatrabahuhan ko pare. Yung asawa ng amo ko. Kursonada ako. Sabi anakan ko raw siya. Yak! Mahina ka pala Jordan eh. Kung ako yun, malamang kinain ko buong pagkatao nun. Psst, umayos ka nga. Hindi, biro lang. Bakit ba kasi ganun nangyari? Pare, gusto nga niyang mangyari. Anakan ko raw siya. Pangit na raw ba siya? Matanda na raw ba siya? Hindi na raw ba siya amoy pabango? Kasi hindi na raw siya pinapansin ni sir. Ngayon, gusto niyang anakan ko raw siya. Pare, alam mo naman yung pinanggalingan ko. Galit ako sa mga babae. Dahil sa mga babaeng yan, nawala ang lola ko. Kalma ka lang pare. Kalma ka lang. Pare, alam mo naman eh, may phobia ako sa ganyan eh. Sabihin na natin ganun, pero mahina ka pa rin pare. Kung ako yun, hindi ako papayag pare na hindi ko siya malalasahan. Ikaw yun. Iba ako pare, ano ka ba? Napakaseryoso ng usapan natin eh, nakukuha mo pang magbiro. Itagay mo na lang pare. Makalipas pa ang 3 araw, nagulat na lamang si Jordan dahil yung kanyang madam ay nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan tapos may kasamang taga-barangay. Ipinapadampot si Jordan dahil ninakawan daw sila bago umalis. Sumama ka sa amin. Sandali lang po. Wala naman po akong kasalanan eh. Anong wala? Ang sabi ni madam, ninakawan mo raw siya bago ka umalis. Hindi po totoo yan. Halika na, sumama ka na sa amin at dadaling ka namin sa barangay. Sumama naman si Jordan, pero pagdating sa barangay hindi siya kinausap. Bagkos ang kumausap sa kanya yung kanyang madam. Madam, ano ho ba talaga to? Bakit niyo po ginagawa sa akin to?
Wala naman akong kasalanan sa inyo. Alam niyo po yan, Madam naman. Jordan, hindi ba sinabi ko sa'yo, gusto kita? Anakan mo ko para maipamukha ko sa asawa ko na meron pang papatol sa akin. Na meron pang magkakagusto sa akin. Ma'am naman, bakit po ako pa? Marami namang iba dyan. Oh, si Kano. Gwapo-gwapo ni Kano eh. Ikaw ang gusto ko, Jordan. Kung ayaw mo, pwes ipakukulong kita. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Opo, ma'am. Alam ko po yun. Pero, hindi ko po kayo gusto. Bukod sa hindi na kayo matamis, eh amoy lupa na po kayo. Tanggapin nyo na ang katotohanan na hindi na kayo mahal ni sir. Kasi ho, ma'am, hindi na po kayo nag-aayos. Eh nakikita ko nga po eh, pawis-pawis kayo. Katulad ko, nagbibit-bit ako ng hollow blocks at simento ron sa inyo. Pero mas pawis pa ho kayo sa akin. Tanggapin nyo na po, kahit sino. Baka hindi ho kayo magustuhan. Pare-pare, nandito ka pala sa barangay. Uy, paring Raymond, diyan ka pala. Eh, siya ba yung madam mo? Ah, pare, siya nga yun. Eh, pinababarangay ako. Ninakawang ko raw siya, pare, bago ako umalis. Nakita mo naman. Pagdating ko sa inyo, niwala man lang akong maiambag kahit piso. Hindi nga binigay na ito yung sweldo ko eh. Ma'am, ano bang problema? Eh kung kailangan nyo lang naman ng kalinga, nandito naman ako. Kayang-kaya kong ibigay ang gusto nyo. Hindi kita type. Nakatikim ng sampal si paring Raymond nang dahil sa sinabi niya yon kay madam. Aba, namimili rin pala si madam nang bubuntis sa kanya. Nang dahil sa hindi pumayag noon si Jordan sa kagustuhan ni madam, hinaharas siya nito. Meron pang ang mga pagkakataon na minsan ay sadyang sasagasaan siya ng jeep. Alam na ni Jordan na yung madam niya ang may pagawa noon. Grabe naman si madam. Kala mo siguro papatulang kita. Susumbong kita sa lola ko. Isusumbong kita sa lola ko! Makalipas pa ang isang araw, nagtungo si Jordan kung saan niya nilibing ang kanyang lola. Nakahiga lang yon sa isang bato sa loob ng kuwebang walang hangin at sinasabi lang ni Jordan sa kanyang isip ang mga gusto niyang iparating. Ang sabi niya sa kanyang isip, gusto niyang pigilan na siya ni madam. Ang ibig sabihin, humihiling siya sa kanyang lola na kahit na ito ay matagal ng patay at kalansay na lang ang natitira. Paglabas ni Jordan, dito siya nakahinga ng maayos. Pero sa unang pagkakataon nang humiling siya sa kanyang lola, dito niya naramdaman ang presensya noon. Lola? Kayo ba yan? Lola! Walang sumagot at walang nagpakita sa kanya dahilan kung bakit siya naglakad papalayo sa kuweba. Hindi siya umuwi sa bahay ng kanyang kaibigan. Tapos napadaan siya sa bahay ni madam. Mabuti naman madam. Mukhang meron ka ng ibang kinakalantari. Oh, wala yung sasakyan ni sir. Pero kitang kita sa bintana, may nag-aakapan. Mabuti naman. Akala ni Jordan ay merong kinakalantari si madam. Maya-maya pa, sumisigaw na yon na animoy humihingi ng tulong. Ayaw sanang pansinin yon ni Jordan pero nakonsensya din ito. Dali-dali siyang umakyat sa itaas. Pagpasok niya nakita niya si madam ay punong-puno na ng kung ano-anong insekto sa katawan. Madam, ayos lang ho kayo. Jordan, tulungan mo ko. Di ba po may kasama kayo rito kanina? Ayon sa kanyang madam ay wala naman daw itong kasama. Nakakapangilabot ang itsura ni madam dahil yung mga nakakapit sa kanya na insekto ay napakadiin ng kapit at kagat
Dugo-dugo na ang buong katawan ni Madam hanggang sa maya-maya pa dumating ang kanyang asawa. Anong ginagawa mo rito, Jordan? Sir, si Madam po. Hindi ba't wala ka na rito? Opo, napadaan lang po ako, sir. Tignan niyo po yung asawa niyo. Anong nangyari sa iyo, Mama? Yon ang huling iyak ni Madam. Sa harapan mismo ng kanyang asawa at ni Jordan, binawian ito ng buhay. Nang dahil doon, kitang-kita ng asawa niya na walang kasalanan si Jordan. Hindi rin masasabi na si Jordan ang may dala ng napakadaming insekto. Kasi kung titignan mo saan ba manggagaling ang ganong klase ng insekto. Jordan, hindi kita kakasuhan. Bagamat alam kong meron kang galit sa akin dahil hindi ko naibigay yung sweldo mo, ngayon ibibigay ko na. Sir? Totoo po? Oo, totoo. Sa pagkakataon na yon, doble ang panalo ni Jordan. Natupad na ang kanyang kahilingan sa kanyang lola, tapos nakuha niya pa ang kanyang sweldo. Nang dahil dito, nagwalwal silang dalawa ni Raymond. Walwal ang tawag sa panahon ngayon. Pero nung panahon noon, sabihin na nating sa kabaret ang tungo nila. Woo! Ayos pare! Ayos! Minom ka lang dyan, huwag ka nang sumayaw. Wala namang tugtog eh. Hindi, napapasayaw ako pare. Alam mo bang tuwang-tuwa ako ngayon? Sa wakas, nailibre mo din ako. Oo na. Pare. Ah pare, bakit parang malungkot ka? Hindi ba dapat nagsasaya tayo ngayon? Di pare. Para kasi ako nakukonsensya. Pare, nanggaling lang ako dun sa may kwebang pinaglibingan ko kay Lola. Tapos hiniling ko yun pare na sana si Madam mawala na sa landas ko kasi hinaharas niya ako pare, alam mo yun. Tapos pare, napadaan ako sa kanila. Ang taong yun. Puro kagat ng insekto pare. Napakalalaking mga tutubi. Tapos parang may sungay pa nga pare. Hindi lang yun pare, parang may paniki pa pare. Basta para ako nakukonsensya. Ganon? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sisihin nila ang sarili nila. Bakit ka mo? Uy, bakit? Kasi pare, masama sila eh. Masama ugali nila kaya deserve nila yun pare. Talaga? Oo. Huwag mong isipin yun pare. Problema nila yun. Inom tayo pare. Fast forward. Lumipas ang 3 taon. May nakilala siyang bagong babae sa kanyang trabaho. Ang trabaho ni Jordan noon ay tagapaglinis ng opisina. Madam, lilinisin ko lang po. Huwag na. Po? Bakit po eh? Trabaho ko po ito. Hindi na. Dito ka na lang. Madam! Isinandal at inupo si Jordan sa hita ng magandang babae. Pero ang babaeng yon ay merong asawa. Ma'am, baka po maabutan tayo ni sir. Eh, mapano pa ho tayo? Hindi yun dadating. Busy yun sa babae niya. Ha? Babae? Oo, bakit Jordan? Hindi mo ba ako type? Ang tagal-tagal ko nang nagpapapansin sa iyo ah. Eh, ma'am naman. Wala nga po akong kasintahan. Eh, ganun naman pala eh. Pwede naman ako. Ma'am, tatapating ko po kayo. Oo, maganda kayo. 40 anyos. May 2 anak. Mukhang dalaga. Maputi. Sexy. At may pera. Pero hindi ko po kayo type. Ay, bakit ka sumisigaw? Dahil nga ayoko. Ay nako, umalis ka na nga rito. Galit na naman si Jordan sa babae. Nang dahil doon, umuwi siya at nalaman ng asawa noon yung nangyari. Hindi naman yung nangyaring nagdikit at nagpatong. Ibig sabihin ang nangyaring pagtataas ng boses ni Jordan. Sino rito si Jordan? Sir, ako po. Ikaw pala. Ngayon lang kita nakita. Sir,
Dati na po, di nyo lang siguro ako natatandaan dahil sa sobrang busy nyo. Halika rito, iho. Sinuntok si Jordan ng asawa ng kanyang amo. Marami pa itong sinabi, katulad na lang ng inang karaw ni Jordan naghahasain ng kanyang asawa. Maraming bumugbog sa kanya, mga kaibigan kay inuman ng taong yon, hanggang sa sinabi ni Jordan yung mga katagang. Mananagot kayo sa lola ko. Mananagot kayo sa lola ko. Nagtawanan na lang ang mga yon, tapos iniwan ng duguan si Jordan. Kahit na siya'y duguan, kahit na siya'y nahihirapan sa paglalakad, ay nagpumilit siyang pumunta sa kuweba kung saan nakalibing ang kanyang lola. Muling hiniling ni Jordan na sana'y matapos na ang problema niya. Isang araw, may nasalubong si Jordan na karo. May mga taong naglalakad at merong napakalungkot na tugtog. Sa harapan noon ay merong larawan at nabasa niya yung pangalan. Oh, si Sir ba yun? Oo nga. Akala mo siguro ikaw ang hari. Hindi totoo yan. Yun ang dapat sa'yo. Nakumpirma ni Jordan na yung sir niya ang ililibing. May pangalan eh, at merong itsura. Tuwang-tuwa siya dahil panalo na naman siya ng panahong yon. Fast forward muli. Nakakilala si Jordan ng isang napakagandang dalagita na batang bata pa, halos mas bata pa sa kanya. Gustong gusto yon ni Jordan. Tila ba nabali ang pangako niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi siya magmamahal. Pwedeng makipag-usap. Boring eh. Tapos na ako sa ginagawa ko. Jordan nga pala. Samantha? Samantha. Taga saan ka, Samantha? Taga gitnang Luzon. Ikaw? Taga rito lang. Basta taga rito lang. Nagkapalagayan sila ng loob. At napansin noon ni Jordan na mukhang may gusto rin sa kanya yung babae. Sa loob ng isang buwan na pagsasama nila sa trabaho, nagkainlaban na silang dalawa. At isang araw, nagpapaalam si Samantha na umuwi sa kanilang probinsya. Nalungkot naman noon si Jordan at gusto niyang sumama. Oh, sige, sumama ka. Talaga? Sige. Yung babaeng si Samantha ay pamangkin ng mensahero ni Canole. Tito, kamusta na po kayo? Ay, Samantha! Gumaganda talaga yung pamangkin ko. Ay, sino to? Guwapo ah. Macho. Guwapo mo naman, kuya. Huwag mo kong hawakan. Ay! Taray mo naman! Huwag mo sabi akong hawakan eh. Bakla ka ba? De! Anong bakla? Ay, tiyo. Pasensyan ho kayo kay Jordan. Ganyan talaga yun eh. Samantha, pagsabihan mo yung kasama mo, ha? Baka may kalagyan sa akin yan. Baka ikaw ang merong paglalagyan. Anong sabi mo? Oo, tama na dito. Tama na. Kawa, pupunta ako sa inyo mamayang gabi, Samantha, ha? Pag naabutan ko ang taong to, ha? Tignan ko lang. Tignan ko lang. Huwag mo akong tatakutin, ha? Nandito ka sa probinsya ko. Kakatayin kita rito. Hindi nagustuhan ni Jordan ang sinasabi ng tiyo ni Samantha na mensahero ni Canole. Kinagabihan, dumating ito roon. Samantha, nasaan na yung magaling na lalaki? Nandito ho ako. Ah, di ba sabi ko sa'yo, huwag kitang abutan dito. Bastos ka eh! Ha? Hindi naman po. Pasensya na po kayo. Pasensya! Ay Samantha, ano mo ba ang taon to? Katrabaho ko po, tito. Katrabaho? Baka jowa mo to, ha? Kasintaan. Hindi po.
Siguraduhin mo, Samantha. Hindi ko gusto tong taong to para sa'yo. Gwapo nga. Maganda yung katawan. Baka naman maliit yan. Sumusobra na ho yata kayo. Eh, paano hindi sasobra? Sinobrahan mo din eh. Gusto mo ng angasan? Pwes, aangasan din kita. Nandito ka sa probinsya ko. Ibabaon kita ng buhay dito. Huwag naman po. Sorry na po. Yan! Marunong ka naman palang mag-sorry eh. Opo, hindi na po maulit. Sa loob-loob ni Jordan, nek-nek mo. Anong sorry-sorry? Lagot ka sa lola ko. Nang makauwi na sila, dali-daling pumunta si Jordan sa kuweba kung nasaan ba ang kanyang lola. Sinabi niya roon ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, nang makita niya si Samantha, humihiram siya ng cellphone. Noong panahon na yon ay uso na ang touchscreen. Ibig sabihin, meron na rin pong Facebook noon. Samantha, pero ng cellphone. Ha, bakit? Basta. Bakit nga? Meron lang akong titignan. Oo, ito. Oo, ano yan? Sinesearch mo? Mang babarang? Oo. Sinong mang babarang? Wala. Oo, yan. Ay na. Oo, ang bilis naman. Samantha, kailan ba tayo pupunta sa inyo? Ha, bakit? Eh, nakakamiss yung probinsya nyo eh. Presko yung hangin. Masarap yung pagkain. Tsaka namimiss ko yung tito mo. Eh, gusto ko kasing magdala ng kung anong pwedeng irigalo sa kanya. Para nang sa ganun eh, makabawi naman ako sa kasalanan ko sa kanya. Alam ko naman na hindi maganda yung una naming pagkikita. Samantha, sabihin mo nga sa akin, talaga bang pangit yung pinakita ko roon? Naku, hindi. Alam mo kasi, ang mali mo, pinatulan mo si Tito. Si Tito, ganun lang yun magsalita, mabiro yun. Mabiro? Eh, yun nga. Eh, pati naman ikaw eh, sumakay ka naman. O ayan, nagkainitan tuloy kayo. Imbis na biruan, eh, muntik pa kayong mauwi sa suntukan. Ganun ba? O sige, Samantha. Tara, tara sa inyo. Kailan? Kahit ngayon. Eh, wala naman tayong ginagawa eh. Kalapit-lapit ng probinsya mo eh. 3 oras lang, nandun na tayo. Eh, di uwi rin tayo. Sige. Napaniwala si Samantha sa kagustuhan ni Jordan. May bit-bit pa itong mamahaling alak na ikinagulat naman ni Samantha kung saan ba nang galing yon. Kasi kung tutuusin, isang buwan na sweldo ni Jordan ang ipangbibili niya roon. Nagulat na lamang si Jordan nang makita niyang yung tiyo ni Samantha ay nakatayo pa. Ba't nakatayo pa taon to? Hindi ba dapat patay na to? Humiling na ako kay Lola. May sinasabi ka ba dyan, iho? Wala po. Natutuwa lang po ako sa muli nating pagkikita. Ganun ba? Opo. Maitanong ko lang po, tiyo. Hindi po ba kayo tinatablan ng sakit? Ha! Ako? Tatablan ng sakit? Malabo yun. Meron akong boss. Boss? Amo, ganun? Yung boss ko, maraming kayang gawin. Ha? Yung mga sakit na yan? Wala yan. Basic. Basic. Kaya naman pala, buhay pa tong taon to. Ano yan, Jordan? Ang ibig ko pong sabihin, kaya po pala ang tikas-tikas ng katawan nyo. Ha! Eh kung tikas lang naman, eh talagang matikas ako, Jordan. Kung titignan mo nga yung mga kaedad ko rito, eh talagang bagsak na yung mga katawan nila. Pero ako, machong macho pa rin. Ha! Batang bata, sariwang sariwa, mas malakas pa sa kalabaw. Nakakatuwa naman po pala kayo, Tito. Akala siguro ni Jordan ay hindi alam ng mensahero na meron siyang ipinagawa. Kaya lang, natanggal din yun nang dahil sa pakikipagtulungan ng mensahero kay Kanole. Ay siya nga pala, Jordan. Meron akong bisite. Eh, nasan po? Ayun na, yung boss ko. Bossing! Hay! Eh, mabuti nakarating ka, boss. Eh, layo yata ng biyahe natin. Mukhang napalaban na naman tayo sa mga gabunan, ha? Oo. Mindanao pa eh. Sino to? Si Jordan.
Ah, ikaw pala si Jordan. Kamusta ka na, iho? Ayos lang po. Ano pong pangalan nyo? Nole. Kinagagala ko po kayong makilala. Eh, kamusta naman yung lola mo sa kuweba? Po? Lola ko sa kuweba? Oh, hindi ba't galing ka roon sa puntod ng lola mo sa kuweba, iho? Isa akong albularyo. Nababasa ko ang isip mo. At alam ko din na ikaw ang nagpabarang dito sa mensahero ko. Alam mo bang nahirapan ng mensahero ko? Po, hindi ko po yata alam yan. Kapag hindi ka pa umamin, aasbaran na kita. Uy, Tiyo, anong nangyayari? Huwag kang makialam dito sa manta. Alam kong ginagawa ko. Kailangan panagutin ko ang taon to. Tiyo naman eh. Jordan, aminin mo. Hindi ba't yung lola mong mangbabarang nandoon sa kuwebang walang hangin? At kapag merong kang nakakaaway, humihiling ka ron. Alam mo bang estilo ng demonyo yung ginagawa mo, ha? Jordan, darating ang araw na yung mga hinihiling mo ay babalik sa'yo. Gusto mo pa bang mangyari sa'yo yun, ha? Paano nyo po nalaman? Huwag kang umiyak. Kaya ako nalaman. Nabasa ko yung isip mo. Papasok pa lang ako rito. At alam kong ikaw ang salarin sa pagpababarang dito sa mensahero ko. Jordan, bilang isang albularyo, mataas ang isip ko at hindi ako galit sa iyo. Ang akin lang, iho, magbago ka na. Huwag mong antayin yung araw na balikan ka pa ng ginagawa mo at huwag kang nagtitiwala sa taong patay, ha? Sabihin na nating lola mo yun. Patay na yun eh. Baka hindi mo alam, yung kahilingan mo ay yung nasa ilalim na pala ng lupa ang tumutupad. Mahirap yan. Meron niyang kapalit, Jordan. Opo, pero bakit po kasi ganun ang tadhana? Bakit po ganun ang nangyayari sa akin? Palagi na lang merong taong nangalipusta sa akin. Jordan, parte ng buhay natin yun. Yung pangalipusta, hindi na bago yun. Maraming taong nabubuhay sa mundo ang nang-aalipusta ng mga katulad nating mahihirap. Ito ang advice ko sa iyo, ha? Makinig ka. Nang dahil sa ganyan ang buhay mong nakalakihan, yan ang buhay mong nakasanayan, pues baguhin mo na. Una yun, ha? Pangalawa, yung buhay na tinatamasa mo ngayon, hindi ba't mahirap? Oo, pare-parehas tayong pinanganak na mahirap. Ako, tinanggap ko na sa sarili ko na pagtanda ko, mahirap pa rin ako. Pero ayos lang yun. Ginusto ko to eh. Ikaw, ginusto mo ba yung buhay mong ganyan? Hindi po. Hindi po. Eh kung ganon, makinig ka sa akin. Binibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay sa mahabang panahon. Pinanganak kang mahirap, kaya't sikapin mo na tumanda ka na merong kaya sa buhay. At nang sa ganon, hindi mo masabing napakalupit ng panahon sa iyo. Ang ibig kong sabihin, pinanganak kang mahirap, tatanda kang mayaman. Naiintindihan mo? Opo. Pangatlo, makinig ka. Pag narating mo na ang ganong buhay, huwag na huwag mong ipaparanas sa mga magiging tao mo o kaya naman sa asawa mo yung kalupitan. Galing ka rin sa hirap. Galing ka rin dun. Dapat alam mo at kaya mong intindihin ang laman ng isip ng mapapangasawa mo at ng magiging tao mo. Jordan, bata ka pa. Ilang taong ka pa lang. Magkakaroon ka pa ng magandang buhay. Sikap lang. Sipag lang. Kasama ang Panginoon. Lagi kang mananalangin, ha, Jordan? Opo. Salamat po sa mga advice niyo po sa akin. Napakagulhol si Jordan sa payo sa kanya ni Kanole. Nung una medyo malabo, pero bandang huli ay kanyang naiisip na tama lahat yon. Magmula noon, hindi na siya nilapitan ng mga taong gustong mangharas sa kanya. At ang napansin noon ni Jordan, sinwerte na siya sa trabaho at hindi na rin siya galit sa mga babae. Katunayan, naging kasintahan pa noon ni Jordan
ang pamangkin ng mensahero. Ganon pa man, palaging nakabantay ang mensahero kay Jordan sa tuwing sila ay uuwi sa probinsya. Eh, kamusta naman ang pagiging mag-on? Si Tio talaga? Updated? Updated? Oo naman, Samantha. Ha! Baka naman niloloko ka ng apo ng mang babarang. Hindi po. Tio, hindi naman po. Tio, gusto ko po sanang sabihin na gusto kong magpasalamat sa inyo tsaka dun sa kaibigan nyo sa albularyo. Isang malaking aral po sa akin yung mga natutunan ko. Tsaka isa pa, Tio, alam nyo, naniniwala talaga ako na yung kaibigan nyong albularyo eh merong mga salitang himala. Alam nyo po ba? Wala nang taong nangharas sa akin. Tsaka, sinuwerte na po ako, Tio, sa trabaho. Regular na po ako at ipapasok ko na puroon si Samantha. Ha! Aba, maganda yan, ha? Ah, sige Jordan, ipagpatuloy mo lang yan, ipagpatuloy mo. Tapos na po ang kwento, mga kababayan. Sa pangkasalukuyan, tatlo na ang anak ni Samantha at ni Jordan at sila po ay naninirahan malapit sa bahay ng mensahero. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Hindi man nakakatakot pero sana'y nag-enjoy po kayo. Pasensya na po kayo kung parang hirap po tayo magsalita. Meron po kasi tayong karamdaman dahil masyado na tayong mataba. Bye-bye!